Welcome back to my channel. So this is Faye. So for today's video, naisip ko, since hindi ko pa naman ito nagagawa ever since sa channel ko, gumawa ng facts about me. So yun yung gawin ko ngayon. Para naman, di ba, at least, meron kayong alam sa akin. Hindi lang ako puro pakit dito sa YouTube, di ba? So yun yung gagawin ko ngayon, guys. Basta gumawa ako ng 20. Hindi ko alam kung mapagkakasya ko siya dito. Alam ko kasi madami akong sinasabi. So, ayun. Kung ngayon, may ipagchikahan lang ako sa inyo and kukwento ko lang sa inyo yung mga random facts about sa akin. So, kung interesado kayo sa video na to, then please keep on watching. So, ang pinakaunang fact about sa akin is ayoko nang mabagal kumilos. Promise, ayoko talaga. Parang alam niyo yun, yung alam niyo yung parang lalo kong panoorin yung tao na ang bagal kumilos, lalo akong naaasar. Parang ganun. Alam niyo din yan. Kasi usually, yun yung pinagawain namin dalawa. Kasi ang bagal niya talaga kumilos. So, yun. Number 2, ayoko nang paulit-ulit yung sinasabi. Kanyari, may sinabi ka sa akin, tapos uulitin mo na naman siya maya-maya, uulitin mo na naman. Naiintindihan ko na, uulitin mo na naman. Naiinis na ako. Naaasar ako. Yun yung mga bagay na ano ko, parang natitikong talaga ako, ganun. Basta, alam niyo yun, feel ko hindi lang naman ako yung ganun. Pero, ayun nga, lalo na pagka pinapagalitan ako, tapos paulit-ulit na yung naririnig ko. Number 3 na fact tungkol sa akin. Kapag kami mga kunyari may mga times na nakipagtalo ako, it's either sasabihin ko lahat nung walang preno. Alam niyo yun, yun din kinakaasar ko sa sarili ko eh. Kapag may mga situations na kailangan na na parang nakaka-disappoint, mga ganun. It's either sasabihin ko sa'yo lahat ng nasa isip ko nang walang preno o hindi ako magsasalita. Ang dali-dali kasing sabihin na susunod magbabago ako, mag-iisip mo lang ako bago ako sabihin yung mga bagay na to para hindi ako makasakit ng tao. Ang dali-dali sabihin, pero kapag nandun ka na sa situation, ang hirap, guys. Nihirapan ako. Siyempre, hindi naman ako perfect, diba? Pero yun yung mga bagay na gusto kong baguhin sa sarili ko. Kasi wala akong alam yun, wala akong in-between na mag-pause ka muna pag-isipan mo, tsaka mo sabihin, para hindi ka makasakit or maka-offend. Number 4 na fact sa akin, nag-depend yung ugali ko kung paano kayo sa akin or sabihin natin kalug ka. Sige, kalug din ako. Kasi ganoon naman talaga ako eh. Pero kung yung pinapakita mo sa akin ang boring mo, wala kang kakwenta-kwenta kausap. Sige, kakausapin kita, pero ganoon din. His name is John C. Pinapakiramdaman ko muna yung mga tao sa paligid ko bago ako umakto. Ide-depend ko muna kung paano mo ako kausapin, paano ka sa akin, paano ko humarap sa tao. And next, yung instincts ko is often right. Nararamdaman ko kung ayaw sa akin yung tao, nararamdaman ko kung gusto niya ba yung sinasabi ko sa kanya, gusto niya bang makinig o ayaw niya, nararamdaman ko kung nasa mood pa siya o wala. Ganun. And next, observant akong tao, guys. Hindi lang, hindi halata kasi mukha ko walang pakialam. Kasi meron naman. Mahilig akong para alam niyo yun, pagtingnan ko yung tao, paano siya kumilos, kung paano siya sa ibang tao, nakita ko na kung kaugali niya to. Ganun. So, nakita ko na yung ugali niya kung paano. Parang, hindi naman ako judgmental, pero yun kasi yung pinapakita niya. So, next. Ito, sobrang random. Nag-take ako ng Humes, diba? Humes kasi, diba, social sciences siya. So, nag-take ako ng Humes ng senior high. And guess what? Nursing student ako ngayon. Ginagawa mo! So next, I like bigger dogs kasi sa mga maliliit. Kung kunyari yung bibili ako ng aso, mas gusto ko yung malalaki. Ako parang nakakatakot siya, tapos ang dali niyang yakapin. Alam mo yun, ayoko ng mga maliliit. May shih tzu kami, pero wala akong choice. Parang bigay kasi yun nung boyfriend ng ate ko. Actually, asawa niya na ngayon, bigay niya yun. So okay naman, pero kung bibili nga ako, mas gusto ko malaki. So next, number 9, random fact about me. Takot na takot ako sa butik eh. Natatakot ako sa kanya pag gagalaw. Tapos yung bilis pang gumapang, ayun talaga, magkaroon na ng ipis. Kahit saan man dyan, hindi ako matatakot. Pwede ko pa siyang patayin, pero butike, guys, hindi ko talaga kaya. Ano kung bakit, pero doon lang ako takot. Sa lahat ng insekto, sa lahat ng hayop, doon lang ako takot. Number 10, gusto ko yung may, ano, nagpapatutog ako habang nagbe-makeup. Kasi yung vibe, para sa akin, doon nagbe-base or doon nagiging, doon nagbe-base yung itsura ng magiging makeup ko. Share ko lang. Number 11, I organize my day or I plan my day ahead of time. Parang kunyari bukas ganito yung gagawin ko. Kinabukasan ganito yung gagawin ko. Parang in that way, hindi ako nababore. Parang ganun. Kasi parang na-organize na yung time kung ganito yung gagawin ko. So, ang bilis ng araw. Kasi sa umaga, school time, sa ano, tanghali, workout, sa hapon, ganito vlog, ganyan. So,
mas gusto ko yung ganun kasi sa bala na. Kasi nasasayang yung araw eh. So next, number 12. Hindi ako makain ng taba ng baboy. Ewan ko, kahit anong taba, hindi ako makain. Kahit anong taba, lalo na sa sinigang, hindi ako makain ng yun lang. Pwede ako kumain ng dinuguan, kung ano man, kung ano. Pero hindi ako makain ng taba. Hindi naman ako maati sa ulam, ayoko lang talaga ng taba. So next, number 13. Araw-araw ako nag-workout. Alam niyo naman na siguro yun, na araw-araw ako nag-workout. Ewan ko, pero kasi ako, ang ginagawa kong, inisip ko, kapag di ako nag-workout sa isang araw na to, parang alam niyo yung pakiramdam ko, na nawawala yung shape ko, ganun. Huwag mo akong tawag yung maarte, pero yun yung talagang inisip ko. Wala lang, parang motivation na rin sa akin na araw-araw ko na mag-workout kasi wala ka namang gagawin sa bahay niyo eh. Diba? Parang kasi naman suminata ka lang dyan. Ilagay mo na yung 20 minutes na workout sa isang araw, tapos na. Diba? Sabi naman ako nag-workout ng isang araw, ng isang oras o dalawang oras eh. So, 30 minutes lang, okay na yun. So, next. Number 14. I have my future planned already. Pinaplano ko na yung future ko. So, parang after ko mag-graduate, magtatrabaho ako dito. And then, after nun, ganyan. So, ano bang gusto kong gawin sa buhay ko? So, yun. Pinaplano ko na siya. So, may plano na ako sa buhay talaga. Kaya, yun yung naging inspirasyon ko para mag-aral mabuti, diba? Hindi kasi ako mag-aral. So, next. writing and organizing my stuff comes me. Ewan ko bakit, pero... parang gusto ko lang gawin. Rewriting na ano lang ah. Hindi yung kung anong seryoso. Basta nagsulat lang ako. Parang nakakalibang kasi siya. Kaya tutupi ako ng damit. May inaayos ko yung drawer ko. Rililinis ako ng kwarto ko yun. So, minsan pag wala na talaga akong magawa. Or trip ko maglinis yun. Gusto yun. And next. Ayokong maasa sa iba. Lalo na sa pera. Pinaka-specific na yun. Ayokong umaasa sa iba. Lalo na sa pera. So, may sarili akong hawa. Gusto ko, kaya ko yung sarili ko. Alam mo yung, ano, yung sinasabi ng iba na mag-asawa ng mayaman para relax ka lang pag laki mo. Paano kapag asa ka lang sa pera niya? Paano pagka nag-away kayo? Ayaw nang ganun. As much as possible, habang maaga pa, sinasanay ko na yung sarili ko na hindi ako maasa sa iba. Yun. So, gusto ko, kaya ko yung sarili ko. Number 17. Guys, hindi ako transgender. Hindi ko alam kung paano nyo nakuha yun or saan nyo ba nakuha yung transgender? Hindi ko makalap ba na ano? Meron akong... Ha? Wala naman. Guys, hindi naman ako mukha ba transgender? Actually, okay lang naman kasi magaganda sila. Pero, yun nga, clear ko na sa inyong lahat na hindi po ako transgender. Okay? So, yun. Hindi ako transgender. Sorry kung... nalungkot kayo kasi hindi ako transgender, pero hindi ako transgender. Peace. And next, number 18 na to. Number 18 minutes na ako. So, ibig sabihin ba 1 minute per salita? Ayan. So, number 18 guys, may braces na ako ever since 2013. Apakatagal na. Gustong-gusto ko na rin siya tanggalin. Actually, natutuwa nga ako ngayon. Kasi parang malapit na siya matapos. Ramdam ko na malapit na siya matapos. Kasi, guys... Nakakaano na ako eh. Nakakatatlong dentista na ako. Number 19, so second to the last, nagrado po yung mata ko. So, di ako nagko-contact lens dahil lang pang-design. Ganun, hindi. So, nagko-contact lens ako kasi meron ng grado yung mata ko. Yun. So, 400 yung grado ko ngayon. Latigas pinapangarap kong lumabo yung mata ko ngayon, guys. Hindi ko na talaga gusto. So, yun. And last but not least, single ako. Single ako. So, yun. Yun lang naman yung 20 random facts about me. Ewan ko kung masisihit ko pa yung shoutout ko kasi 21 minutes na to. Isa dami kong sinabi. So, next time na lang guys kasi ang haba kasi ng video na to. So, parang mas haba pa siya kapag sininit ko. Pero, yun. So, next time na lang guys yung shoutouts. Pero, yun lang yung 20 facts about me. Tinapos ko na siya. So, thank you so much guys for watching. And, kung meron pa kayo ibang suggestions, please let me know in the comment section below. And, yun. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please give this video a thumbs up. And, subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe yet. Kasi malapit na tayo mag-20K. So, yun guys. Thank you so much for watching. And, see you all on my next video. Bye!